What's up guys? So ngayon mag-unbox tayo ng Acer X1 na binili ko sa Lazada. And mura naman to, less like 1,000 pesos lang to. And binili ko siya nung 11/11 sale. And free shipping na rin siya. So ito siya ngayon. Nakabubble wrap siya. Buti naman nakabubble wrap. Tinanggal ko na siya sa Shopee na packaging. Para mabilis lang yung pag-unboxing natin kasi i-review pa natin to. Saan natin? Saan natin yung Acer, guys? Saan natin ito? Saan natin yung damage yung item na? Saan natin? And ito na siya, guys. Maganda yung packaging niya, guys. Alam. And dito guys, kasi Gamesir siya, Gamesir na brand. And maganda siya pagdating sa gaming controllers pati sa mga ganito. And ito lang over. Mga ganitong boxes, mostly sa cellphone, and buti ganito yung itsura. So, parang sa cellphone siya pang nagbubukas ng box. So, ito na yung loob niya, guys. Ano na dito, pag binuksan mo siya. So, makikita niyo dito is micro USB para pang charge siya. Dock, battery lock. Tawag din pala dito, guys, is battery lock. You know, USB. And ito na siya, guys. And nice, nakabubble wrap din yung kanyang dock, nakabubble wrap din yung loob nito. And meron din tayong user manual or manual para sa dock or instructions, parang ganun. Syempre din natin 'to babasa kasi in Chinese language eh. So, Gamesir. So, ito ata yung warranty card sa kanila. Yun lang. So, ito lang natin sa bus. Muna. Wait, tanggal. Huwag na natin lagay yung box. Ay, huwag na natin lagay yung cable. So, ito na siya, guys. Yung nature nun, nakababa rap pa. Kaya tatanggal na lang natin siya. Wait lang, mag-bubble wrap muna tayo. So, ayan. So, ito na nga pala yung itsura niya, guys. Yan na. So, may weight din siya. And I think gawa to sa metal. And durable niya, guys, is nice. Maganda pagkagawa na ito. And legit siya, guys. Original din. So, ito siya. Yan na yun. So, pwede mo ito lagay sa bag mo kasi compatible siya. Pwede siya daling kahit saan kasi foldable siya. And flat pa. So, gagawin mo para ma-setup mo siya is tataas mo lang ito. Yan. Hanggang dito yun, guys. Pwede yan. And meron din dito yung isa is para sa ating phone stand. So, yan eh. Yun yung itsura, guys. Pag sinetup mo na siya. So, meron ding nubs dito or screws para ma-loosen mo or ma-tighten mo yung mismong
stand ng phone. Meron din dito para sa phone stand. Ito yung sa baba, yung base. So, ayusin lang natin. So, ayan. So, yun na siya gagalaw konti. And same din dito. Then, titoy mo lang siya ng right para ma-tighten siya. So, yun na itsuri ko yan, guys. Yan. Tignan lang. So, may mga pads din dito. Yung parang mga rubber. Para hindi magasgas or something yung phone. And, kung may papansin nyo is, baba muna natin to. And, ito yung base niya, guys. Yes, yun nakalagay. Gamesir, yung logo. And yung Gamesir X1. Winner Winner Chicken Dinner sa PUBG yun. And meron din tayong micro USB port para sa ating pag-charge ng dock. So, ito na. Yan yung itsura. Pag-charge. And sa gilid may kita yung parang wifi icon. Yan yung power on nung mismong dock. Mag-open yung dalawa, I think. Ewan ko kasi 2 light indicators sila. 4. And sa gilid naman nung dock is may USB 1 and USB 2. And meron ding parang wifi beeper yung parang para magbubukas-bukas ganun. Para magbi-blink. And magbi-blink yan, promise. And may kita nyo, meron ding mouse and keyboard icons para sa inyong mouse and keyboard. And kahit saan naman yan eh. Dito yung mouse or keyboard. And pwede naman dito yung keyboard or yung mouse. And yun lang, guys, para sa overview ng item. And overall, guys, ganda ng pagkakagawa. Legit siya. Yan, yan. So, magkita-kita lang tayo sa next video, mga ma'am sir, para sa gaming review nung Gamesir X1 Battle Dock. So, subscribe, like, and share, and magkita-kita lang tayo sa next video, mga ma'am sir. Peace.